Hi guys, welcome back to my channel. So, ano ba? 2 weeks na ata ako hindi nakapag-upload ng vlog ulit. Kasi, actually, may ginawa akong vlog kasi hindi ko siya in-edit. I think, noong time na yun, hindi pa ako ready na i-upload yun. Pero, for the meantime, ngayon, na-explain ko na bakit hindi ko siya in-upload at what happened to me 2 weeks ago. So, 2 weeks ago, pumunta ako ng doktor kasi malala yung kondisyon ng balat ko, especially sa kamay, saka sa paa. Una, akala ko, yung alipunga, yung sa paa. Akala ko alipunga siya. So, nung mga nakaraang buwan, ginamot ko siya yung sa binigay sa akin ng kuya ko na gamot. Actually, tumatalag naman yung gamot. Kasi ano siya eh, ointment naman. Para siyang shampoo. Yun nga lang, nung katagalan, hindi na siya may epekto sa akin. Kaya, after nun, nag-decide na ako na magpatingin ng doktor. Sorry yan, kasi nasa office ako, kaya may naririnig kayong ingay ng mouse, ingay ng keyboard. And then, yun na nga. 2 weeks ago, pumunta ako ng derma. Kasi sobrang lala na talaga ng condition ng kamay sa kanang pa ako. And then, I found out, kasi feeling ko, may diabetic ako, ganyan. Feeling ko may problema sa sugar ko. Normal yung sugar ko, at the same time, mataas pa rin siya. Hindi siya yung, nasa normal level siya, pero, mataas. Gets nyo? Kasi ang normal level ng sugar is 70 to 100. 100 is the maximum, 70 yung pinakamababa. Ang nangyari sa akin, ang resulta ay 72. So, medyo namabahala na ako doon kasi dapat isasakto siya na 70. Dapat nandun lang. And then, ayun, sabi ng doktor, wala naman ang problema sa sugar ko. Normal pa rin daw siya. Pero para sa akin, mataas na yun. Hindi yun normal. Lakas kasi ako sa kanin. May ligaw sa carbo foods. Alam nyo na. Pinoy. Masarap kumain. So, yun. After nun, sinabi sa akin na meron na ko nito atopic dermatitis or in short, eczema. Eczema or eczema. Basta yun. So, babasahin ko yung ibig sabihin na atopic dermatitis. So, atopic dermatitis or eczema is a condition that makes your skin red and itchy. It's common in children, common to sa mga bata, pero nagkakaroon ito sa kahit na anong edad. Ang inexplain din sa akin ng doktor, atopic dermatitis is nakuha ko siya noong nasa sinapupunan pa lang ako ng mama ko. May nakain si mama na yun yung nag-trigger ng allergy ko. Which is, nagkaroon din si mama ng allergy. Pero yung kay mama, hindi siya yung
nagiging eczema talaga. So, I can't blame my mom for having this. Kasi hindi naman niya alam na, syempre, nasa sinapupunan ako, hindi naman niya alam na bawal ako sa ito, ganyang pagkain. Tinanong ko si mama, ano pa yung ibang pinaglilihi niya noon maliban sa lansones. Actually, lansones is hindi siya pwede sa akin. Mamaya, i-explain ko kung bakit. So, yun. Sabi sa akin ni mama, nakakain daw siya ng alimasag. Alimasag is not good for me. Or hindi talaga siya hindi talaga siya pwede para sa akin. Marami akong mga pagkain na tinry. Pero after kong kainit, kahit konti lang, pero nagtitrigger talaga sila. Kaya tinitigil ko na. Hindi pwede maulit. So, atopic dermatitis is long-lasting and tends to be flare periodically. Ibig sabihin ng tends to flare, yung talagang, alam nyo yung balat na, paano ko ba explain? Balat na nasunog. Yun. Ganun yung nagiging itsura niya after kamutin ng bonggang-bongga yung kung saan yung sobrang kate. It may be accompanied by asthma or hay fever. Ako, aminato ko, since bata ako, meron akong asthma. Bawal ako sa gaas. Bawal ko maamoy yung gaas. Bawal ako grabe mag-exercise. Yung mga heavy exercise. Bawal akong magpagod. Sobrang magpagod. Actually, hindi ko nararamdaman yung pagod kapag nagtatrabaho ako. Bigla-bigla na lang ako nanghihina. Ganyan. Tapos ang ginagawa ko, kumakain na lang ako ng kung yung gusto kong kainin na pagkain. Pero yun na nga, after kong magkaroon nito, nahihirapan pa din ako. Kasi yung mga pagkain na gusto ko is bawal. So, ano nga ba yung mga sintomas ng eczema? Una, panunuyo ng balat. No, yung dry skin. Sobrang dry skin. Actually, nung una, kung bago ako magkaroon nito, nararamdaman kong may dry skin ako noon. Nakaroon ako ng dry skin kapag nagsasabon na ako ng mga whitening soap, yung mga papaya, or mga glutathione ba yun, na mga soap, yung may mga gluta-gluta kanina, ganun. Nagda-dry skin talaga ako. Kaya ang ginagawa ko, lotion. Pero, sa lotion, pili lang na din yung hiyang ako. Hindi lahat ng lotion hiyang ako. Hiyang yung balat ko. Dapat yung lotion ko is very mild. Walang scent. Kung may scent man, hindi yung overall the day na amoy ng lotion. Kasi may ganun lotion eh. Tapos, pagdating din sa pabango, dapat mild lang. Hindi yung matapang. Or much better, yung cologne lang na it lasted 30 minutes.
ganun, tapos wala na. Pangalawang sintomas naman is pangangati. Sobrang kati niya, lalo na kapag gabi, after ng work, after maligo, after lahat, kung saan matutulog ka na, doon sila natitrigger. As in, ilang weeks ko ininda yung walang tulog, na hindi talaga nakakatulog. Ang sarap niya kasing yung kamutin, hindi naman sinasadya, pero ang sarap niya talagang kamutin. Kasi makati, sobrang kati talaga. Hindi ko ma-explain yung kati niya. Parang doon sa third layer ng ng balat mo, parang may langgam na naglalakad na may balahibong ewan na. Basta makati, sobrang kati niya. Yung pangatlo naman na sintomas is namumula yung balat mo, especially yung sa mga sinisingit, yung dito sa may yan namumula yan, yung sa leeg, sa kamay, tapos yung sa likod ng tuhod, di ko alam anong tawag mo sa likod ng tuhod, sa dibdib dito madalas kapag after kong maligo yun, then sa paa, madabi yung pamumula niya kahit na konting scratch ko lang yun, kala mo may hinampas sa akin na hangir, na grabe yung pamumula ko. Yung pang-apat naman, yung ano, diba, nakamot siya, tapos yung balat natanggal. After nung balat, may parang liquid na lalabas kung sa specificong saan yung eczema na yon. Yung liquid na yon, sobrang lagkit niya. Although hindi siya mabaho, pero sobrang lagkit niya. Para siyang shampoo na kapag yun nga yung nangyari, kasi sa paa siya nagsimula eh. Nung kakakamot ko, na-spread ata siya dito sa kamay ko, kaya pati kamay ko nagkaroon. Doon yung nagsimula, na dahil lang sa basang tubig na yun, na malagkit, na hindi ko maintindihan ako saan nanggaling yun. Tapos, panglima, yung grabe siya magbalat, sobrang kapal ng balat, pero grabe din yung pagkakrak niya. Hindi ko naman na specific word ng crack sa Tagalog, pero grabe yung pagkakrak ng balat mo, na hindi mo alam bakit ganun. Eh, sabihin na natin, naglo-lotion ka naman, nagka-alcohol ka naman, naliligo ka naman, pero yun nga, nagkakrak siya. Kahit na anong gawin mo, nagkakrak talaga siya. Then, ang last na sintomas na ramdaman ko nun is namaga yung paa ko, yung kamay ko, hindi ko siya mainat ng kod ganito, hindi ko yung magawin yan. Kasi nakaganon siya, nakaganon na lang. Pumapasok ako dito sa work, nakagloves ako, kukuha ako ng papel, nakagloves ako, nagsiselfone ako, nagigloves ako. Pero hindi ako nagtatagal na makahawak sa mga bagay-bagay kasi sobrang sakit niya. Masakit na mahapdi yung paramdam ng ganun. Then,
kada gabi yung feeling na parang hindi lang feeling, talagang nadadown na ako kasi hindi ko na alam yung gagawin ko. Tapos nahihirapan na ako. Hindi ko sinasabi kila mama na nahihirapan na ako. Pinapakaramdaman ko yung sarili ko kung kaya pa ba. Kasi hanggat kaya ko pa, magtatrabaho muna ako. Kahit naka-gloves ako, okay lang yun. Pero hindi ko na talaga kinaya. Kaya yun, nag-decide akong magpatingin ng doktor. And then akala ko makakapasok ako agad-agad. As in, kinabukasan dapat papasok na ako nun. Kaso hindi pa rin ako nakapasok nun. Kasi yung gamot na ibinigay sa akin is prednisone 10. Prednisone 10 is mataas na dosage yung binigay sa akin. Kaya hindi ko kinaya yung gamot. Hindi ako nakahinga. Hindi ako nakatulog. All night. Gising ako nun. Pinipilit kong matulog. Makakaiglip ako. After ilang minutes, magigising na naman ako kasi nga parang lahat nilabas, lahat ng kati ng pa ko, ng kamay ko, yung hika ko, nilabas lahat. Hindi daw makahinga. Maya-maya ako ng tubig. Kasi yung time, maya-maya din ako ihi ng ihi. Kasi nga, inom ako na inom ng tubig. Pero kahit hindi ako minom ng tubig, ihi pa rin ako na ihi. Siguro may kinalaman. Hindi ko alam kung gamot din siya para sa mga kidney. Kasi naalala ko, si mama meron yung dati. Meron din siyang gamot na gano'n. Hindi ko alam kung saang specific na sakit yung tapos may ointment naman na binigay sa akin. Pag nilalagay ko ng ointment, tumatahimik siya. Yun nga lang, every time na nagtitake ako ng prednisone na yun, hindi ako nakahinga ng maayos. Yung parang nanggagalaiti ka sa galit. Yung ganun kabilis yung heartbeat mo. Di kaya pag dumaan si crush yun. Pero kay crush, medyo may kalma effect pa eh. Yun talaga yung pag nagtinig ko yung prednisone, wala na talaga. Wala nang kalma effect pa. Kaya ginagawa ko nun, sasandal ako, pipilitin kong huminga ng normal, ng dahan-dahan, hanggang sa umukay ako. Pag medyo okay na, inuman ko agad ng tubig para medyo kumalma. Kakalma naman siya, pero after nun, babalik na naman yung kabog ng dibdib ko. Kaya ayun, hindi. Dapat i-take ko siya ng 1 week eh. Kaso hindi ko siya na-take ng 1 week. Tinake ko lang siya ng 3 days. After nun, may isa pang gamot na binigay sa akin, which is yung cetirizine. Yung cetirizine, umukay ako doon. Tapos, nung medyo okay na ako sa cetirizine, binalikan ko yung prednisone. Ang ginagawa ko, titake ako ng prednisone sa umaga, sa tanghali. Pagdating ng gabi, cetirizine. Kasi yung cetirizine is every night lang yung pwedeng ititake. Kasi grabe din yung ano nun, antok effect nun. Maganda lang siya pang patulog. Kaya yun, ganun yung ginagawa ko. I think paubos na ata yung prednisone ko eh. Unti-unti ko lang naubusin. Para unti-unti rin akong umalay. Pagkain, speaking of pagkain, kung ano yung mga binawal sa akin. Actually, sinabi lang ng doktor, bawal ako sa manok, saka sa itlog lang. Pero, sinurge ko.
sinerge ko sa internet kasi ano eh, kahit na doktor, kahit na doktor yun, alam ko may kulang pa rin siyang information na ibibigay sa'yo. Kaya nag-search ako sa internet kung ano yung mga bawal. Hindi nagbigay din sa akin specific na nabawal yung internet, pero may nagbigay lang na advice is yung elimination diet. Doon mo malalaman kung ano yung mga pagkain na nagtitrigger yung mga kate-kate sa balat mo. So nagtry ako nung may milk na kasama na pagkain. Nangati ako. So, inex ko yun. Kasi chinek ko din kung pwede ako sa milk. Sabi, hindi daw pwede yung milk. Pero tinry ko. Kasi may ibang patient daw kasi na kahit may atopic dermatitis sila is pwede pa rin sila sa milk, pwede pa rin sila sa cheese. Tinry ko. Nag-trigger sila sa akin. So, hindi pwede. Seafoods. Bawal din ako sa seafoods. Pero, yung seafoods lang na mga alimasag, alimango, hipon, lobster. As if naman nakakain pa ako ng lobster, hindi nga ako nakain ng lobster. Pusito or octopus, isa na kata yun, basta yung bawal yun. Pagdating naman sa dessert, bawal ako ng ice cream kasi ang ice cream ay may itlog. Bawal ako ng yogurt na may milk. Bawal ako ng mga junk foods na may nakalagay ng allergens information dun sa likod. Baba lang yun ng ingredients. Bawal ako nun. Tinapay, bawal ako ng may cheese. Ano pa ba? Bawal ako sa sweets. Kasi hindi ko pa natatry yung ibang sweets. Kaso maramihan sa mga nakita kong sweet foods, bawal. Bawal talaga siya. Ano pa bang foods na bawal? Sa isda, bawal ako sa mga malalansa. Tulad nung anong isda yun? Tulingan. Bawal ako ng tulingan. Yung hindi ko lang kung anong tawag na isda yun sa Tagalog. Pero tulingan siya na maliit. Ganun yung tsura niya. Tulingan siya na maliit. Bawal ako nun. Sa gulay, bawal ako sa mga mabubuto. Hindi dahil may arthritis ako. O rayuma ba yun? Yung magiging resulta. Wala akong rayuma sa arthritis. Bawal lang talaga ako sa mabuto. Bawal ako sa beans. Soybeans. Bawal. Pwede ako sa mga dahon-dahon. Ang problema sa mga dahon-dahon. Ano pa ba? Wala na. Yun yung mga bawal sa akin na pagkain. Kaya ngayon kinakain ko is more on fish na tuna. Tuna fish. Yung mga gulay na dahon-dahon. Sabaw. Actually, meat bawal dapat. Kaso, wala daw kasi nagpatunay na patient na nati-trigger yung allergy niya. Actually, allergy to. Kamag-anak niya allergy to. Nang allergy niya, kapag kumain ng meat. So, okay lang yung meat. Chicken, syempre, bawal. Eggs, bawal.
Eggplant bawal. Prutas na mabubuto bawal. Mangga bawal. Mangga favorite ko pa na. Yun lang yung mga bawal na pagkain sa mga taong merong eczema or atopic dermatitis. Bawal is yung sa pabango at sa lotion, tulad na sinabi ko kanina, dapat lahat mild lang. Facial wash, mild lang dapat. Facial toner, mild lang dapat. Lotion, mild lang dapat. Perfume or cologne, mild lang dapat. Kung maaari, yung pang baby, yung Johnson baby kineme, yun, pwede yun. Pwede ako doon. Pero, tinigil ko kasi, yung nabili kong Johnson is, yung kulay pink, dapat yung ano lang, dapat yung mild lang. Yung white ata, may milk din. Bawal yung may formula na may formulated siya by milk. Bawal yun. Nagtitrigger din kasi yung itchiness ng balat. Bawal yun. Then, sa environment, bawal ako sa mga mauusok, sa malikabo. Bawal ako sa amoy gaas, amoy ng baygon, sigarilyo, tapos babala ko sa sobrang lamig kasi nagkakaroon na ako ng pantal-pantal sa balat. Isa rin daw yun sabi sa akin ng derma. Wala sa sobrang lamig, sobrang aircon. Wala nang ano sa environment. Kung lalabas kasi ako, may mask ako. Hindi dahil uso ngayon yung coronavirus, so uso yung pagsuot ng mask ngayon. Bawal rin kasi talaga ako na. Kaya, hanggat maaari, iniiwag. Nagdadala ako ng mask ko everyday. Paglalabas na naman, pero pag nandito na ako sa loob na office or sa loob ng bahay namin, hindi na ako magmamask. Kaya okay na din yun. And last, bawal ma-stress. Ngayon pinipilit kong hindi ma-stress, yung may stress. Kasi every time na nai-stress ako, dun siya lumalalang, magti-trigger. Although hindi talaga may iwasang hindi may stress. Pero hanggat maaari, kinokontrol ko yung sarili ko. Na huwag na stress, okay lang yan. Neto, ganyan. Yung pakikinig ng music, nakatulong siya pang pawala ng stress. Pero, I always find myself sa isang lugar na tahimik lang, na ako lang. Na ako lang dapat, or kahit may tao, yung makihalubilo muna ng ilang oras. Kung hanggat maaari, ayaw mo na makipag-usap. Kasi doon nalilis din yung stress. At oo, kahit na itong edad ko, nai-stress na ako. Sabi nila, bata-bata mo pa, nai-stress ka na. Ang stress, walang pinipiling edad. Anytime pwede mag-trigger yan sa'yo. Kaya, I always find to be more peaceful. At maging masaya. I find time for myself.
kasi siguro nalimutan ko na rin nagaan yung sarili ko, yung hindi literal na alagang pisikal, alagang mental at emotional. Nakalimutan ko yun kasi siguro nape-pressure din ako. Pero ngayon masasabi kong okay na ako mentally and emotionally. Okay, may one time lang na sobrang down ko, siguro dahil sa tinitik kong gamot, kasi yun din daw yung nagiging effect din ng gamot sa akin na mood swings. Kaya thank you sa mga taong nakaintindi sa akin, especially kay mama at sa kay papa. Iiyak sa syempre sa jowa ko, kasi in-explain ko naman na sa kami yung effect nung gamot. Kaya thank you. So sa lahat ng mga tao meron atopic dermatitis ko tulad ko, na may eczema, may nabasa kasi, marami kasi akong nababasa sa Instagram about sa ganitong kondisyon, sa mga taong may ganitong kondisyon. Don't worry, hindi kayo nag-iisa. Keep on fighting lang. Kung lagi nilang sinasabi sa inyo na huwag mo kamutin, ganito po niyan. Alam ko, hindi nyo masasadyang hindi makamut talaga. Pero masasabi ko lang, hanggat maaari kontrolin niyo yung pagkamot, hindi yung hard yung pagkamot. Learn to practice to scratch softly, dahan-dahan lang. Kasi kumbaga sa alaga mo, pet mo yan eh, kailangan maamuhin mo, maamo sa'yo. Kaya dahan-dahan sa pagkamot, ganyan. Kasi I feel you guys, I feel you. Doon ko yung ganun feeling na sabi na huwag mong kamutin kasi ito, ganyan, ganyan. If you know kung gaano ko pinigil yung sarili kong huwag kamutin, pero hindi magagawa kasi nga ang kating niya, tapos parang sumisilid-silid yung kabagay, sumisilid-silid yung germs ngayon, what do you call like that, yung germs siya sumisilid sa balat mo, parang gusto mo lumabas siya. Alam kong kakayan. So, pagdating sa mga moisture, keep on trying. Kasi, matutumpak at matutumpak nyo rin yung moisture na pwede sa inyo. Pero, hanggat meron kayo yan, ang gusto ko lang i-introduce sa inyo para kumalma siya is yung Cetaphil. Kumalma sa kayong hindi na magda-dry yung balat. Cetaphil, number one yan. And pangalawa is yung Katialis na sabon. Katialis or Katialis, meron yan sa Mercury Drug. Yung na-discover ko yan nung kakascroll ko sa Shopee. Nakita ko yon din. Ang ganda ng feedback. Nag-try ako. Lang muna. Then, ayun, kumalma yung ano na pa ako. Kaya, ako sa anak ko nito. Kaya, okay siya.
then pilitin yung huwag may stress, dapat positive lang, masaya lang, ganun. Alam ko hindi naiwasan talaga yung stress, pero as long as you can control nyo yung emotional nyo. If ever kung kunyari naiinis kayo sa bagay na yan, sa taong yan, ito, ganyan, labas nyo lahat, huwag nyo itatago lahat sa loob, kasi ganun yung ginagawa ko. Kaya siguro nag-trigger din ito, isa din ito. And then kain lang kayo ng ano, ng mga masusustansyang pagkain. Iisin nyo lang yung mga pagkain bawal, kasi tayo rin naman yung mahihirapan. Tayo rin naman yung mga mahihirapan. Alam kong mahirap. Ano ko yung pili mong ganun? Pero iniisip ko na lang, kasi kapag kumain ako, magti-trigger na naman. Ayoko na talaga. Kaya kung makain man ako ng gulay, minsan iniisip ko manok yung kinakain ko, kahit hindi naman. Ganun lang. Kahit ang hirap niya sa feeling. Magagawa natin ng paraan niya. Magagaling din tayo. Sundin lang natin yung utos niya. Utos ng doktor. Yung mga bawal, yung mga gamot na dapat inumin. And sa mga tao, may kaibigan silang may ganun, please huwag niya silang pandirihan, kasi hindi naman nakakahawa yung sakit na yun. Hindi rin naman siya nakakadiring tingnan. Pero huwag niyo silang bibigyan ng negative sign for them, or negative saying, or basta negative, huwag niyo silang bibigyan ng ganun. Kasi you don't know what is the feeling of having that condition. Kaya huwag niyo silang husgahan. Don't be judgmental. Kaya kung may kaibigan kayong ganun, help them na para gumaling, para everybody happy, okay? So that's all for my eczema explanation. Now you know why. So see you on my next vlog. Bye-bye.